Magsasagawa ng multilateral patrol sa Pilipinas at mga kaalyado pang bansa sa West Philippine Sea sa unang bahagi ng susunod na taon. Yan ang ibinalita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Brunner Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral patrols kasama ng Estados Unidos at ng Australia sa Campo Aguinaldo. Binanggit ni Brunner na malamang isama ulit sa multilateral o maramihang bansang pagpapatrolya ang US at Australia dahil nasubukan na umano sa bayang pakikipaglayag at paglipad kasama ng mga ito. Pero tumanggi na si Brunner na magpangalan ng iba pang mga bansang nagpahayag umano ng interes na sumama sa pagpapatrolya sa karagatan at himpapawid sa ibabaw ng West Philippine Sea. Samantala, inanunsyo naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na umuusad na nga ang napipintong negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement o RAA kasama ng Japan. Kahapon, lumipad na umano ang negotiating team para simulang planchain ng military deals na katumbas ng Visiting Forces Agreement ng AFP sa Amerika. Matatandaang mismong si Japan Prime Minister Fumio Kishida ang nagbunyag na pinag-uusapan nila ito ni Pangulong Bongbong Marcos lalo't pareho humaharap sa territorial dispute ang dalawang bansang pareho rin kaalyado ng Estados Unidos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!